Niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mo sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihahandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinisiya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus, kaya mahina, takot, at nanginginig akong maharap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Kasama ko sa tuwi na'y yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong na higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos.
Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Pangangad ko na masunod ay iyong sinasalita. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret ng kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipagngaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulon niya ang kasulatan at matapos isauli sa katapaglingkod, siya'y naupo. Nakakitig sa kanya ang lahat ng mga sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin. Gawin mo naman sa inyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinupunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Repta, sa lupain ng Sedon. Sa dinami-dami ng mga taga-Israelita noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinanggalingan isa man sa kanila. Sinaaman na taga-Syria ang may pinanggalingan. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas. Sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalangitan
nila't umalis. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Quiapo Church sa pag-aalaw po sa akin nito na magmisa. Ako po ay isang misyonerong pari sa Australia. Pagpasensya niyo po yung Tagalog ko. It's my first Tagalog Mass, actually, ordained 2 years ago. Ang ebanghelyo po na binasa natin ngayon ay napaka-meaningful. Lahat po tayo ay may dinadanas ng mga pagsubok sa buhay. Pero isa sa mga pagsubok na dapat nating iwasan ay ang tukso. Mas mabigat pa sa bagyo, sa tsunami, ang tukso. Nakakasira ng pamilya, nakakawasak ng pamilya, nagdudulot ng problema sa mga anak, sa pamilya. At kahit anong gawin natin, kung tayo'y inaalaw ang ating sarili na matukso araw-araw, walang mabuting maidudulot ito sa ating sarili at sa kapwa. Kaya ang ginawa ni Jesus, kahit anong tukso o anong pagsubok, kahit hindi naniniwala sa kanya, kahit walang trust o pag-asa o walang believe sa kanya ang mga tagabayan kung saan nanggaling si Jesus, patuloy pa rin siya sa kanyang mithiin, sa kanyang layunin, sa kanyang nais gawin upang ipagkaloob, upang gawin ang kalooban ng Diyos. Tayo rin ay tinatawag na maging tapat sa ating mga misyon o trabaho sa buhay araw-araw. Kahit gaano man kadami ang pagsubok, kahit gaano kabigat ang ating dinaranas, sinasabi sa atin ni Jesus, ang aking pamatok ay magaan at ang aking pasan ay magaan. Hindi ibig sabihin nito na mawawala ang lahat ng problema, ngunit ang ibig sabihin ni Jesus ay kasama niya tayo magpakailanman. Kaya't sa kabila ng mga pagsubok, magtiwala tayo sa Diyos, ang kanyang lakas at kapayapaan ay magdadala sa atin ng tamang landas. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa bawat hakbang, kasama natin ang Diyos na nagbibigay sa ating lakas. When we go to church, we pray to God, we ask for prayer, we ask for blessings, that hopefully God will answer our prayer. But always remember, when we pray to God, God is also praying for us, that hopefully we will be able to receive the graces that He will answer all our prayers. What we just need is to pray, to be persevering, but most especially to trust God amidst all the disasters, the climate challenges, and most especially temptations. May we never lose hope. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan ni Jesus ng sarili niyang mga kababayan, tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay namang paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon,
pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong inapay at anak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob na iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas ang Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo't pinangasiwas sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw iyong ipinahihintulot na makababalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo.
bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, at ni Jose naming Obispo, at nanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na mumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon nating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga ulan, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang
hatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na September 5, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong iniraraan upang ang aming kagandahang loob na may madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan. Nagpapaalap sa aming pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang hinihiling ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.